Hi guys! Ayan! Hello, hello, hello! Sa ngayon, kakatapos na ng trabaho ko at medyo nagugutom ako. Gusto kong magkape sa mga oras na to. So, mag-usap tayo over coffee. Let's go! Halo. Parang gusto ko lang makipagkwentuhan kasama nyo. Kasi, syempre, etong sa YouTube channel nga natin, di ba? Meet Maha. So, mas gusto ko pang makilala nyo pa ako lalo. Third year high school ako nun. Tapos, ang hilig ko nun, mangolek ng magazine. Isa sa mga kinakolekta ko nun ay Candy Magazine. Meron silang pa-contest, parang magsusulat ka ng 1,000 words, ganyan. Tapos i-explain mo doon bakit gusto mo maging candy girl. Siguro sabihin natin may dugong Salvador talaga, may dugong gusto maging artista. Or ma-arte lang ako. So nagpatulong ako doon sa pinsan ko, sabi ko, gawan niya ako. Tapos isasubmit ko sa Candy Magazine. Ayun, akala ng Candy Magazine ang husay-husay ko. At ako yung nagsulat nun. Nagsulat din naman ako. Inayos ko. Inedit ko in my own words, in my own thoughts, in what I have done. Hindi, syempre inayos ko naman ng dapat mukhang sa akin pa rin. Hanggang sa hindi ko nakuha. Kasabay ko pa nun si Yasmin Curdy. Hanggang sa yun, hindi kami nanalo ni Yasmin. Hindi nga ako naging cover girl ng Candy Magazine ng July. Ang twist ay, naging Candy cover girl ako for the month of August. Parang totoo talaga yung sinasabi ng iba na yung the power ng mind and ng mouth natin, na kung ano yung sinasabi natin, mangyayari talaga. Basta yung alam mong mangyayari sa sarili mo at naniniwala kang mangyayari din sa'yo. Yun yung isa sa pinakagusto kong moments ko nung teenager ako. Yung akala ko wala ng pag-asa, pero mas maganda yung bumulaga sa akin. Doon naman tayo sa paano na ako na-discover bilang artista. So, syempre, yun na nga. Kung anong height ko ngayon, 5'4 ako. Huwag kayo magtaas ng kilay. Yes, I'm 5'4. Pag naka-heels, 5'6. Pag medyo makapal ang heels, 5'8. At ang height ko ngayon, ito na yung height ko ever since. So, nung high school ako, pag summer, sinasabi ko sa mami ko na gusto kong maging supermodel. Nung grade 6 kasi, yan yung kanta ko. I wanna be a supermodel. Yung nanay ko, umutang pa yun ng pang-modeling workshop ko. Kasi, nanay ko naman, frustrated din naman siya. Gusto niya maging artista, pero napasa niya sa akin. May isang mall dun sa area namin na kasabayan kong nag-workshop yung anak ni Tita Chit Ramos. Yun yung una kong manager dati, si Tita Chit Ramos. And then, naging magkaibigan kami ni Farah. Naging close kami because of sa Meteor Garden. Na yan, siyempre, daming soup! Daming soup! Anyway, nakatuwa lang mag-reminisce. Tapos, so, habang nag-workshop kami ni Farah, yung mama ko naman, chikadora rin ng taon, si Tita Chit Ramos, sikat siya na manager. Nakwento ng nanay ko kay Tito Chip na naghinahanap ko yung tatay ko dahil ang tagal ko hindi nakikita, 7 years na. Ang nangyari, ayun na, kinausap na yung Tito Chip, si Tito Boy. Naghintay pa si Tito Boy sa bahay ng lola ko. So hanggang sa nangyari yung interview sa bahay ng lola, hanggang nagkita kami ng tatay ko, hanggang sa nilabas na yung buong interview sa The Buzz. For that time, nung pinapalabas yung interview ko, sakto naman si Ma'am Charo Santos ay nanonood. Sunday yun, di ba? So feeling ko nagka-coffee din si Ma'am Charo noon. Tumawag si Ma'am Charo sa isa sa mga
team ng The Buzz, tapos sinasabi niya na gusto kong makausap at makita yung batang naghahanap ng tatay. After 1 week, punta kami dun sa ABS. Syempre na starstruck ako. Fan ako ng MMK. Alam niya kung bakit ako fan ng MMK. Kasi, alam niya yung huhulaan mo kung ano yung title. Sobrang fan na fan ako. At nauubos pa yung load ng nanay ko. Kasi pag MMK nun, tinuro ko kayo sa cellphone ng nanay ko. At nakikitext ako, hinuhulaan ko. Tapos, yun, nagdikit kami. Sabi niya, tinanong niya kung gusto ko mag-artista. Ako naman, opo, nahiyain pa ako dati. Opo, Ma'am Charo. Pinapakanta niya ako. Kinakanta ko, ang naalala ko, ang kinanta ko pa noon, Complicated ni Avril Lavigne. Pero ang ganda ng pagkakanta ko nun. Kasi syempre, raw pa yung boses ko nun. Wow, bagets. Kinat mo naman niya ako kaagad. Hindi ko alam kung baka hindi siya nagalingan sa akin kumanta. Hindi, pero feeling ko that time, may pupuntahan, nagandahan si Ma'am Charo for sure sa boses ko. Huwag mo na magtaas ng kilay or huwag mo na mag-react. Tapos sabi niya, marunong ka ba sumayaw? Tapos sabi ko, opo. Tapos sabi ni Ma'am Charo na, bigla na lang siya nagsabi na, ano kayong magandang pangalan mo? Gusto ko yung Mahay, sabi niya. Tapos, doon niya sinabi na lang, kailangan natin palitan yung surname mo. Kasi Maha Andres. So, kinuha ko yung Salvador to give respect sa tatay ko na. At sa pagpasok ko sa industriya ito. Siyempre, oo naman. Go for Maha Salvador. Tapos after ng meeting na yan, sakto na si John Lloyd Cruz and Bea Alonzo ay magkakaroon na ng sariling teleserye. May audition noon that time. So after nung patapos na yung meeting, sabi ni Ma'am Charo, okay, ako ang magbubukas ng door, ako ang magbubukas ng window para matupad yung mga pangarap na para maging isang artist. Nag-audition ako, bumaba ako, so sobrang kabado ako ng time na yun. Minemorize ko, di ba? Tapos, eto na. Mag-audition na ako. 5-4-3-2, action. Alam mo yung ginawa ko? Nag-doble kara ako. Florante. Laura. Yung pala, ako lang pala si Laura. That time, hindi na magka-love team si John Prats at saka si Heart Evangelista na sobrang broken-hearted ako nun. Kasi sobrang fan ako ng John at Heart. Kasi si John naman, syempre siya yung crush ng bio, siya yung heartthrob nun. So crush na crush ko talaga si John Prats. So dun sa audition, tinanong ako, sino celebrity crush mo? So sinabi ko, John Prats po. Tapos parang lahat sila parang nagtinginan. So eto na, after noon, hindi ko akalain na matatanggap, makukuha ako para dun sa role. Tapos sa tulong ni John Lloyd, ni Bea, ni Direk Don Quaresma, ni Direk Don Gilbert, ni Miss Jean Garcia, natuwa ako, nagulat ako sa sarili ko na, kaya ko ba na umarte? Si John Lloyd, tatay-tatayin ko yan kasi same handler kami ni John Lloyd, kay Nanay Nenet. That time, hindi pa kami close. Meron talaga, mapang-asar kasi yun eh. Parang nakapag-bonding naman na kami. Pero meron yung isang beses, hindi ko talaga makakalimutan. Parang namumulit ako, ganyan. Kasi sabi niya parang, ang kulit mo. So, tumingin siya sa akin, ang kulit mo. You don't belong here. Sabi niya sa akin. Ang iyak-iyak talaga ako. Tapos after, nandigla siyang tumawa. Kasi na sobrang, alam mo yung sobrang lakas ng tawa niya. Pero alam mo yung affected ako. Yung dinamdam ko kahit na alam kong joke. Kasi nandun pa yung nag-struggle ako kung gusto ko yung pinasok ko. So, syempre, ang daming sacrifices. Yung hindi na ako nakapasok ng school, hindi ko na nakikita yung barkada ko, yung friends ko. As in, totally nag-iba. Syempre, nung pumasok ako, nandun na ako sa papaka-breadwinner ka, ikaw nung bahala sa family mo, diba? So, instead na mangutang yung nanay mo, ikaw na yung nag-work. Kaya naging sobrang affected ako. Parang ang lakas ng impact
nung pagkakasabi, nung sinabi sa akin ni Lloydie na, you don't belong here. Mapapatawa nung po ba? Pero tumawa naman siya. Kasi mapang-asar talaga siyang tao. Pero tingnan niyo naman ngayon, sobrang close kami. Sobrang love ko yun. Tatay-tatayin ko siya. Nabawal ko na siyang tawag yung tatay. Grabe yung taping namin. Almost every day. So parang makakaipon ka talaga. So, yung first paycheck ko, alam pa binigay ko yun sa mama ko. Kasi nga, syempre, parang makabawas-bawas kami sa utang. Yung time na yun, parang ang sarap lang sa pakiramdam na natutulungan mo na yung nanay mo. Yung mami ko, alam niyo, sobrang nakasaludo. Gusto ko lang sabihin. Kasi dati, nagmamanicurista pa yan. As in, isa yun sa extra niya. Sobrang nakakabilib. Kaya yung mga nagtataka ngayon kung bakit ang galing ko maglagay ng nail polish, kasi natutunan ko yun sa nanay ko. Kasama niya ako minsan pag umi-extra siya pag magma-manicure. Tapos, yung pinakamalaking check na nakuha ko. Malaking check na nakuha ko. Si Papa Sakuma, niregaluhan ako ng kotse. Naalala ko pa yun, niregaluhan niya ako ng Altis para meron akong kotse papunta sa taping. Si Papa Sakuma ay Papa ni Kirby. Papa namin, Papa ko yun. Okay, so mga hindi nakakaalam. First out of town gig, Cebu. May Cebu show. Tapos, never pa ako nakasakay ng aeroplano. Iba magmahal yung Cebu. Mga taga Cebu, mga Cebuano. So, iba magmahal. Kaya, parang until now, sobrang lapit ng loob ko sa Cebu. Hindi pa ako kilala noon. Pero, alam mo yung sobrang warm na ng pagtanggap ng mga Cebuanos. Kaya, dun ko na feel na, I think I belong here sa industry. Cebu! Ang first film ko naman ay Sukob with Tita Chris Aquino. It's directed by Direk Chito Ronio. Bakit ako nakuha sa Sukob? Kasi after It Might Be You, hindi ko natapos yung It Might Be You, pinull out ako doon dahil may bagong show na bubuksan. Yun yung Spirits. Directed by Direk Cathy Garcia Molina and Direk Chito Ronio. So parang naging audition ko yung Spirit. Kinuha ko ni Direk Chito sa suko. Hindi ako sa atin. Hindi ako. Wala akong kasalanan. Kung hindi ako nakaligtas sa sumpa, wala ka rin kawalan. Ano bang pinagsasabi mo? Suko ang pinangkasal mo. Helen. Tapos, si Tita Chris that time, sinasabi pa niya, "Oh, si Direk Chito, sobrang love ko. Oh, when you start, don't forget to bring him his favorite soda drink." Pwede ko ba sabihin? Oh, pwede naman, wala naman akong soda. Ano? Sabi niya, his favorite is Cherry Coke. Sabi niya. So sabi ko, Tita, Jericho. Kasi, hindi yung pagkakasabi minsan ni Tita Chris. Sobrang cute. So baka ako, Jericho? Tatanin ko yung Jericho. Sabi niya, no, it's Cherry Coke. Basta, kung paano sabihin ni Tita Chris yun. Nadalhan ko daw siya. Naging magkasundo naman kami ni Direk Chito. Siyempre sa umpisa, hindi. Sinasabi niya ng mga unang eksena ko dun sa Spirits. Sabi niya, "Ayan! Dun ka mabubuo. Sabihin mo sa sarili mo na gagalingan ko next time." After nung suko, nakakatawa kasi ang dami-dami kong trophy na nakuha. Parang lahat ng award-giving bodies. Best New Actress, Breakthrough Actress, halos lahat, nakuha ko yun. So, I'm very thankful kay Direk Chito. And of course, kay Tita Chris Aquino din. Kasi grabe yung pag-push niya sa akin that time. And sobrang naniniwala talaga siya sa akin. Ang sarap alalahanin. Ang sarap pumunta ulit doon sa moment na yun. Isa sa pinakagusto kong ginawa, kahit hindi ako bida. Direk Cathy yun. Direk Cathy Garcia Marino. So, nung mag-shoot na ako ng One More Chance, hindi ko kinakausap si Lloydie. Kasi syempre mag-jowa kami din, di ba? Boyfriend ko siya din. Hindi ko siya kinakausap. Eh, pag kami dalawa nagsama, ang dal-dal, grabe kami magkwentuhan.
Pero nung moment na yon, nung shoot namin ng One Night Chance, hindi ko talaga siya kinakausap. As in, hindi talaga. Sintotok ako, nagme-memory, sobrang focus ko. Nagsumbong siya kay Nanay Nenet sa Andre namin. Sabi niya, Tita, si Ma, hindi ako pinapansin sa shooting. Akala mo sino, ang supla-suplada, ganyan. Tapos si Nanay, sinita ako. Sabi niya ganyan, Hoy, bakit di mo kinakausap yung tatay mo sa shooting? Bakit hindi daw kayo nagkukuntuhan? Ba't di ka daw nagsasalita sa tatay mo? Ba't di mo siya pinapansin? Sabi ko, Oh, Nay, sa'yo na nang galing. Galit pa ako na. Nay, sa'yo na nang galing. Ano man tago sa kanya? Tatay. Sabi ko, So sa taping, sa shooting, katawagin ko siyang tatay. Yung tatay ko, halik-halikan ko. In love ako sa tatay ko. So syempre, nagpo-focus lang ako nun. Kasi nga, gusto ko mapatunayan sa kanya na, I belong here. I belong here. Thank you sa mga nag-love kay Trisha. I love you. Kasi marami rin naman Trisha sa mundong ito. Kaya, ayan, ang sakit-sakit maging Trisha. Mahal mo pa ba siya? I'm so sorry. Pero, isa siya sa mga paborito kong karakter na ginawa. Siyempre, sa industriyang ito, ang daming mga issues, ang daming bashers. Siyempre, hindi mawawala yun kasi public figure ka. Yung trabaho namin, public property kami. Kasi, parang ganun yung nangyayari. Kasi, siyempre, paglabas namin ng bahay, kahit wala kaming work, parang nag-work na kami. Kasi dapat, lagi kami nakangiti. Kung pag may gusto magpa-picture, diba? Hindi pwede mag-say no. Pag hindi mo narinig, kunwari may nagsabi na, example lang ito, kunwari may nagsabi na pa-picture, pero hindi mo totally narinig yun. Dun magkakaroon ng sobrado pala naman sa personal, ganito pala si may namamansin si ganito, sa TV lang pala siya ganyan. Yun pa lang, ang dami nang sinasabi. What more kapag nadawit ka or nagkaroon ka ng issue na malaki? Parang paano mo i-handle yun? Sooner or later, you have to face them, okay? Siyempre, hindi madali. Kasi, ang lamig na ng kape ko dahil sa sobrang madali. Hindi madali kasi, parang, kahit na gustong-gusto mong ipagtanggol yung sarili mo, or kahit gusto mong ikwento ng buo, or kung ano man yung side mo, mahahati eh. Merong maniniwala sa'yo, merong hindi. Pero kahit ano pa man yun, tatanungin mo sarili mo, ano ka? Anong laban mo? Yung sakit na. Anong gagawin mo? So ako, andun ako sa laging, yung sabi ko, think positive. You can do it. Since 30 years old na ako, sa mga young dreamers, siguro napapanood nyo na to sa mga IG stories ko or sa mga interviews. Pero totoo, sa bawat pangarap talaga, kailangan nyo talagang kapitan lang. At magtiwala talaga lagi kayo sa sarili nyo. Kasi yun ang pinaka-importante. Pag alam ng Diyos na may tiwala ka sa sarili mo at naniniwala ka sa Kanya na isa siya sa tutulong ng pagtupad ng mga pangarap mo, mangyayari talaga. Mangyayari at matutupad ang pangarap. So yun po ang kwento. Yun ang journey ko. Well, hindi ko na isa-isa, pero yung kung paano ako nag-umpisa, mga experiences, kung paano mo panghahawakan ng mga sitwasyon, paano mo i-handle ang mga sitwasyon, lahat-lahat. Okay, whatever, ang dami kong dinaldal. Sana may sense yung ginawa ko today, itong episode na to. Sana meron ko yung natutunan. Kung wala, sorry. Kung meron, please like and share. At sa mga nakikinood, tapos hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Thank you. Cheers.